about the feeling now that you're in the PBA? Of course, excited. Na may halong jitters. Kasi first game tagal ko nang hinintay tong moment na to. And laking pasasalamat ko sa mga coaches ko, teammates ko na kahit 4 days na may preparation ko, ginawa nila lahat para mag-prepare ako sa game. 10 points ka ata today, sayang sa performance mo ngayon. Considering na first game mo and then yung na-mention mo, 4 days ka pa lang sa team pero ang ganda na pinakita. Alam mo naman, di naman ako ma-stats eh. Kahit naman maganda laro or ano, gusto ko laging manalo eh. Magandang experience to kasi lahat pwede mangyayari, mga idol ko, yung mga nakakalaban ko. And parang ano kanina eh, parang nasa moment talaga ako kanina. Ito na yung pangarap ko buong buhay ko eh. Kaya whether 10 points man or something, yung importante talaga sa akin panalo. Parang may welcome to the PBA moment ka kanina, yung parang sa mga tapaksak mo yun, no? Ano ba nangyari to? Oo nga eh, wala eh. Ganoon talaga yung mga kuya ko yun na nandyan, talagang welcome to the PBA nga. Pero samay naman tayo sa bakbakan, yung practice pa lang nila, binewelcome na nila ako sa practice eh. May mga pasapasa ako dito eh. Welcome na talaga, kaya hinanda ko na talaga sarili ko dito. Coach, parang is very high on you na grabe daw yung IQ mo eh. So, sa mga sinabi ni Coach Sheng about? Sila rin naman may sila naman yung dahilan kung bakit mabilis ko makuha yung play, nakatutok talaga sila sa akin. And malaking pasasalamat ko rin sa Ateneo community, sa Ateneo coaching staff ko, kay Coach Tab. Kasi yung foundation talagang tinutukan nila sa akin simula nung second year college ko eh. Kaya dito, adjust na lang. Pati malaking pasalamat ko lang, Coach Jakes, kala Coach Ford, Coach Gilas, simula nung pagdating ko. Nung nalaman nila na magsasign ako, talagang dinikita nila ako sa place para nga ma-fast track ako sa mga place namin. Tapos Matt, itong decision mo to go to the PBA na, paano mo na pag-decisionan yun? Medyo naging mahirap pa para sa'yo. Mahirap, kasi Gilas yan eh. Kaso nga, gusto ko na talaga yung kating-kating ako eh. Gusto ko na maglaro. Hindi mo talaga mapapigilan yung urge na maglaro eh. Kasi tagal namin napahinga eh. Pero once naman sinabi sa akin na gusto pa nila ako, available naman ako lagi. Pero gusto ko rin kasi makadikit na dito sa NLEX Group kasi laking pasasalamat ko, dinraft nila ako eh. Kaya paying my respects lang ako kay Coach Yeng na talagang focus ako dito kay NLEX namin. Then Matt, last na, how about playing today? No, medyo matagal kasi nung break eh. Dahil na may Omicron. Kumusta yung, ano masaya mo sa, ano pakiramdam mo na you're back on the court after this, during the pandemic pa? Siguro, pagpasok ko nga dito, sabi ko, 3 taon na ako hindi nakakita ng court na ganito eh. Sabi yung last na laro ko pa dito, Ateneo pa ako, kalaban UST, talagang nag-reminis ako eh. Tapos, sarap lang talaga maglaro ulit. Tagal kong na-miss yun. Mahirap rin talaga mag-training mag-isa. Wala kang motivation masyado kasi wala kang laro. Pero ngayon, meron ka na ulit na pinagka-practice. May inspiration, may motivation ako ulit na mag-practice ng hard. Kasi alam mo, may laro.